us, we are able to be here with you tonight. Kami po ay dumating noong Lunes na umaga at simula po noon ay ulan na ulan dito at patay sindi ang ating pong kuryente. Namiss niyo po yung lecture kagabi ni Ma'am Shean ni Doc Castillo. Napakaganda po noon. Kaya lang talagang bumanta po kami kagabi in the middle of the song. Nawala yung soundtrack namin. Pero hindi po kami tumigil. May nangangin. Natapos na yung kanta. Okay. Yeah. Sige. It's really good to see you all here tonight. Mga kapatid, ako po ay hindi ko po naalala na nag-serve na ako dito nung nandito ako nung 1989 at 1990. Sino pa kung buhay na nandito nung 1890 na nakakita dito, kasakaman. Ayan, salamat nagkita pa po tayo. Yeah, salamat po. Ako po yung dalaga pa noon, ako yung nandito. So, tama si Sir Bernardo na, yeah, kalahati ng lahi ko. Ako po ay Villarias talaga. So, nagarito po ako. Yung tatay ko. So, ngayon pong gabi, ang ating pong gagawin, kasi hindi po ibig sabihin na nagsasalita dito ay alam kong lahat ang aking sasabihin. Kaya gusto ko po mag-participate kayo. So may mga facilitators po tayo. Siguro yung iba natin mga teachers. Yeah, ito po ang ating bagay. Ito po ang ating pag-aaral.
Natututo po tayo manahin. May pattern. Di ba? Ginagamit ko yung Manila paper. Sino ang nakapag-try mo manahin? Ako kasi nag-try ako eh. So, pattern. Meron po pala sinusundan. No? Of what? Of good works, indoctrination, showing integrity, reference, and incorruptibility. Sabi ko sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but what? But to serve, and to give his life a ransom for many. Yun po ang example natin. So, kailangan po ba tayo mag-aral nito? Kailangan pa ba natin itong gawin sa panahon ito? Sabi po ni Ellen White sa Child Guidance, in the family, fathers and mothers should ever present. Pag sinabi po na ever present, ano yung isinin? Palagi. Pwede ba tayo mag-ano, ano yung tawag ito? Sige, kayo po muna tayo na search. Ayoko muna maging tatay. Pwede ba yun? Hindi na, no? Ever present before the children, what? The example they wish to be imitated. They should what? Manifest one to the other a tender respect in word and look and action. They should make it manifest that the Holy Spirit is controlling them by representing to their children the character of Jesus Christ. Baka sabihin niyo naman, ay, wala na hindi alam ko. Wala na ako dyan, tapos na ako. Parang tama. Pero hindi po. Because we are still in the church. We have a mission to do. We need to continue on to be the pattern, the model ng ating mga kabataan. The powers of imitation are strong. Eh, kalimitan po ang mga anak natin. Ang tinutulatan ay K-pop na. Napansin niyo po ba? Baka hindi niyo napansin. Naku, mga K-pop, ang mga tsura, ang mga kanta, ang mga ginagawa. Naku, hindi nyo naman itigihan masyado. O parang sasabihin nyo lang, ay, hindi ko naman maintindihan eh. Kaya na, oops! Hindi po gano'n ang tawag sa atin. When this faculty is most active, a perfect pattern should be set before the law. Children should have confidence in their parents and thus taking the lessons that they would inculcate. Mga kapatid, timely pa rin ang mensahe ito sa atin. There is a threefold path to education. Kailangan po pala, sabi ko nga kanina sa researcher rin, habang buhay, ano yung may tatay ko, si Pastor Villarreal, Billy Bernardo, ay 83, pag 84 na po siya sa September. Regards daw po pala sa inyong lahat. Ay, sabi niya, hanggat buhay, hindi na dapat tumigil ang pagkatuto. Dapat daw araw-araw sa buhay, 84, tapos aral-aral. Sa totoo lang, walang tinapos na degree ang tatay ko. Oh. Pero, anong sabi niya? Kailangan na araw ako, pumunta-aral ka pa din. Oh, di ba? Oh. So, sabi ko dito, education should still continue on habang buhay, dapat may pagkatuto. The first and most pervasive avenue of education is what? Modeling. Number two, teaching. Number three, experiential opportunity for education. So pag sinabi mo modeling, ito lang, yan, para makita kayo ng diagram. Ano ba sabi ko? Modeling, see it. Indirect education. Pag sinabi mo po modeling, hindi dadal-dadal. Ipinapakita ano?
gawa. Pinapakita, yeah, they should see it. Kailang ipakita po natin sa pamamagitan ng ating buhay. Yan po tinanong na indirect education. Yung manwa, teaching. Yun. Yun yung makikinig din kayo. Oo po. Yan. Sasalita kayo sa bahay. Alam nyo, ako po ay lumaki. Kami mga kapatid. Alam nyo naman yung tatay ko, di ba? Paglalan ng mga sa inyo. Nako, hindi yung malulubi sa mga bagay-bagay. No? So, ay, sorry. Teaching, alam nyo yung tatay ko, eh, parating may mga salita at may mga sinasabi. So, halimbawa, may mga supo ng plastic galing sa palengke. Anong gagawin? Sinasabi niya, kailangan ikain yung niya yung itlupin, ayusin yung ikaya. Itabi sa isang lalagyan sapagkat alas oras na kailangan. Mayroon kayo kunin. Oo. Oh, ano mo ba ang hindi ako sa bahay? Lagi na ako. Parang salita. O, kung sa higa, iniwa, gusto mo minuha, doon mo kami. Ito ay talaga mo hindi nilipisya, nilipisipis mo, di ba ka? Aba, nung ako po yung nagkasama na, di ba lang yung mga kasatay ko? Alam niyo mga kapatid,